insyampura. O ayan, naglagay na tayo ng tubig sa rice cooker at atin na ito pakuluan. Dito ko lang siya niluto sa rice cooker kasi parang mas mabilis siya magluto dito kaysa kalan. Mabilis siyang uminit. Hintayin lang natin siya kumulo. Pagkatapos natin maghintay ng mga siguro mga 30 minutes. Ayan. Ayan ang ating bibili na panggawa ng ating champurado. Malagkit lang. Condensed milk na jersey ang tatak. Kasi yun lang naman ang meron na alala for may mga flavor. At ayan yung isa ay iba para sa ating pang-topping. So, pangano sa ating champurado. Ayan din yung ating pandan sa gagawin ko naman ngayon ay ilalagay ko naman yung ating walang isa-isang lalagyanan at atin naman siya muna hugasan upang malinis yung ating balagid bago inipas sa kaldero. Magtakal na ako guys, ang ginamit ko dyan siguro ay mga dalawang takal, pero ang ginawa ko kasi dyan ay isad ka lahat. Kaya ang nangyari ay pinagdagan ko pa siya ng kalahating takal para magiging dalawa. Kasi ang ginawa ko kasi parang marami yata. Nagay ko ng tubig sa rice cooker. Nag-crave kasi ako tuwing nakikita ko sa Facebook na malabas na oven champurado. Ayan. Hugasan ko na yung ang ginawa ko dyan guys kasi malinis naman pala yung nabili kong malagkit. Hindi kaya ng iba na mayroon pang mga iba-iba na kasama. Ayan, nabilis ko na siya. Ayan, sinapon na natin yung tubig para makita natin kung ganang gumi yung ating bigas na malagkit. Ayan, pangalawang hugas na yun guys ang ginawa ko. Hindi ako naglalagay ng kokwa. Hershey na chocolate ang hinahalo ko doon kasi mas masarap. Malinis na yung ating malagkit na bigas. Ngayon naman guys, ay ilalagay na natin yung ating malagkit doon sa kumukulong tubig. Ililipat na natin kasi meron ako pinakuluan. Ngayon ay kumukulo na siya. Yan, halo mamaya yung ating condensed milk na jersey. Ito be ang flavor. Yan, mabilis lang tayo makagawa ng ating champurado. Yan ang ating condensed iba para sa ating pang-topping yung iba. Sara lang namin para itapos kasi nagkamali ako ng bukas na sobrahan ng laki, tuloy-tuloy ang bukas ko. Ayan guys, kumulo na yung ating tubig. Ang gagawin natin ngayon ay ililipat na natin yung ating malagkit. Ilagay ko muna pala yung ating pandan upang bumango yung sabaw at malasang malasa. Ayan, at susunod ko naman yung ating malagkit. Ilagay ko na siya pa isa-isa. Kamalian ko lang dyan, bakit hindi ko pa nilublog lahat yung lalagyan na kasi malinis naman yan. Ang ginawa ko pa isa-isa ko siyang inano ng kutsara at ilagyan ng tubig na mainit upang mahulog lahat. Ayun, ngayon ang gagawin. Ayan.
anong ginawa ko kasi na yung ginawa ko. Diba, naglagyan ko pa siya ng mainit na tubig pa isa-isa upang matanggal yung malagkit ko na nakadikit. Pero mali pala yung ginawa ko kasi ang ginawa ko ay pupukos ko siya. Mayroon pa rin siyang matitira sa lalagyan na malagkit kasi nga makadikit na doon yung malagkit natin. Kaya ang ginawa ko, ayun nga, taga-taga ko matanggal ng malagkit sa mga gilid-gilid kasi ito nabasa na siya. Ayun, ang gagawin ko guys, tingnan nyo. O, diba, binuhos ko at saka nilublog. Yun yung dapat ginawa kanina pa. Diba? ang syunga ko, ayan, ngayon alam ko na sa sarili ko na syunga-syunga ako. Ayun, ngayon, hinalo-halo ko na yung anong malagkit. Parang kagaya lang din gumawa ng lugaw. Naparami yata ako ng tubig kasi inisip ko, pag inuntian ko kasi nakapagluto na ako ng chocolate na champurado, pagkunti ang tubig ko, nagiging tuyot naman siya, kaya gusto ko na dito may sabaw-sabaw yung ating champurado. Kaso na ang nangyari talaga na karami pala yung ano po yung tubig ko, kaya ayun, ang tagal ko siyang pinakuluan para lang lumapot. Pero okay lang siya, at least hindi siya natutuyo, hindi siya nagiging kanin. Kasi kung nagiging kanin yan, malamang nagiging kulay ube yung aking kanin. Okay lang kasi champurado naman siya. Ayun. Mabilis lang siya kumulo kasi mabilis talaga kumulo just sa rice cooker kasi mainit na mainit. Hindi kagaya sa kalana, merong hinaan, merong lakasan dito na nga isa lang buhayan natin, di ba? O, ayan, kulong-kulo na siya, di ba? Ang linis ng malagkit, o. Walang kadumi-dumi, ganda tingnan. Isa ka ay yun ang ating sarap at malinamnam talaga. First time kong gumawa nito. Ayan, kaya yun, craving is over. Natikman ko na talaga siya kasi nakapagluto na ako. Ngayon, ang gagawin ko naman guys ay yun, binuksan ko siya ulit kasi medyo malabot na, diba? Medyo luto na yung ating malagkit. Hinalo-halo ko na naman siya ulit para yung ating bigas ay hindi dumi. Pero ang kamalian ko pala dyan ay dapat sa bandang huli ko na siya ilalagay yung konti na yung tubig talaga para hindi siya masyadong magano, yung parang kagaya niyan, nakita niyo yung mga puting tubig malabas sa sigatas kasi siya, kaya ayan, kaya next time alam ko na kung ano yung gagawin ko kung paano magluto. Ganun talaga pag sa unang luto mo ay palpak. Kaya sa susunod ay syempre alam mo na kung anong gagawin mo sa pagluto. Pero at least nasubukan ko siya na lutong masarap. Ayun, ilagyan ko siya lang ng kunting ano guys, ilagyan ko siya ng kunting asin at kunting asukal kasi naparami yung sabaw ko, medyo matabang. Kaya nagdagdag ako ng condensed na ubi. Inubos ko na siya lahat. At saka after ko niya umubos, tinikman ko siya. Tinikman ko yung aking champurado kung okay na yung lasa. Parang kulang sa tamis. Pero pagka ikaw nagluto, depende sa panlasa mo kung anong gusto mo. Mas tamis pa o matabang lang konti. Pero ako gusto ko yung lalasa ako sa lalabon ako yung tamis na yung aking gusto. Kaya yan, malapit ko siya. Tingnan niyo, diba ang dami ng sabaw ko. Pero matutuyo naman siya mamaya, ayan. Ayan, asin yung nilagay ko guys para maganda yung at masarap yung lasa, balance yung alat at saka tamis. Yun yung sinasabi nila, pag naglagay ka ng asin sa mga niluluto mo, kahit ay ng asukal pala, kahit hindi ka na naglalagay ng
Kapag sa ulam, kapag naglagay ka pala ng asukal, dapat ay hindi ka maglagay ng mga magic syrup or bitchin. Okay na yung konting asukal lang. Yun yung pampalasa. Dito naman sa champurado, ang lalagay naman natin sa mga matatamis na niluluto natin, ang ilalagay naman natin pala ay konting asin para masarap, malasa, yung parang nagbabalance yung tamis at alat. Ayun, di ba guys, nakita niyo na medyo malapot na yung ating champurado. Ayan, sarap-sarap kaya yan. Kaya magluluto ulit ako nito para sa amin almusal o kaya merienda, kasi ito niluto ko to siya ay merienda time. Sa susunod, magluluto naman ako ng almusal na amin kasi nagustuhan din ng panganay ko yung aking luto kasi mili siya sa matalis. Kaya next time gagalingan ko na magluto, alam ko na yung tama at mali at yung mga kulang-kulang anong dapat madagdag. Ayun lang guys ang ating isipin. Tuloy kumuha tayo ng mga lulutuin para mawawasan natin yung alat, ang tamis, una, ganun talaga, magkakamali ka. Ayan, hinalo-halo ko na muna siya kasi parang gusto ko nang kumain na kinagamakami talaga. Kapag 80, medyo maganda na. Nakadepende sa inyo kung anong gusto nyo bilhin. Ayun. Kaya ayan, bali dalawang lutuan ko naman yung kalahating kilo. Kasi dalawang kilo yung binig ko. Ay, isang kilo lang pala yung binig ko. Ayun. Titikman na ng hipag ko kasi na nag-crave na din siya. Gusto niya na rin kumain. Kaya ano siya? Naglagay na siya sa kanya na matikman niya na okay ba yung loto ko. Panareklamo niya nga kasi nakalagnaw dahil sabi ko pagkalaputin pa natin kaya hindi ko pa siya hinahango eh, gusto niya ng tikman kaya ayun. O diba, sinundok-sandok lang namin yung gatas na malabnaw kasi nga ang ginawa ko binuksan ko, nawala sa isip ko na pang tapis lang pala siya. Ayun, kaya tsara ko tsara niya na lang. In fairness guys, ang sarap pala talaga ng gantong champurado. Mas gusto ko siya ngayon kaysa chocolate na champurado o kaya sa champurado original. Yan, sa susunod